So sa do or die matchup nga na itong Golden State Warriors at ang Memphis Grizzlies, nakasalalay nga dito kung sino ba ang kakalaroin ng Utah Jazz at sino ang mapupunta sa 8th seed nga. At mukha nga itong Memphis Grizzlies sa umpisa ay gusto nga nilang mapunta sa 8th seed. Dahil alam nyo ba, sa umpisa nga natin dito sa first quarter ay sobrang init na nga ng kanilang opensa. Meron na agad silang 10-point lead against dito sa Golden State Warriors. At 7 out of 7 nga sila sa kanilang field goal attempts. At itong Warriors naman ay kabaliktaran nun. Dahil panay turnovers nga sila sa first 4 minutes ng laban na ito, 4 na turnover na agad ang kanilang ibinigay. At ito namang Memphis Grizzlies ay mainit pa rin sa first quarter dahil lumamang na sila 22-9. Itong Warriors, sa last minutes nga lang sila nag-umpisang uminit. Itong si Steph Curry, umiscore nga ng 10 straight points. Ang Warriors ay nagkaroon ng 13-0 run. Natapos nga ang first quarter na ang Grizzlies pa rin ang may kalamangan. At dito rin sa first quarter, makita natin si Klay Thompson na parang gusto na nga bumalik. Nangangati nga ata ang kamay at paan neto ni Klay Thompson. Dahil syempre, maintindihan naman natin siya dahil 2 years na nga siyang hindi nakakapaglaro ng NBA basketball. At pagdating naman natin dito sa second quarter, itong Memphis Grizzlies patuloy pa rin sa pagkontrol sa laban na ito. Itong bench naman nila ang magandang nilalaro matapos ang starters nila sa first quarter. Pero dito nga sa Warriors, si Wiggins at si Jordan Poole nga ang bumubuhat sa kanila. Pero since bumalik nga ang Grizzlies starters, umakyat na nga ang kalamangan nila to 17-point lead with 3 minutes left na nga lang sa second quarter. Pero nababa naman ito ng Warriors bago pa nga matapos ang second quarter, 62-49. Si Morant ay may 12 points nga para sa Grizzlies at ito naman si Steph Curry ay may 17 points naman. At dito naman sa pag-umpisa natin sa third quarter, itong Golden State Warriors sa umpisa ng third quarter ay lumalaban nga. Palitan nga ng score itong dalawang team na ito, itong Memphis Grizzlies at ang Golden State Warriors. Pero itong si Steph Curry ay hindi nga makashoot ng 3 early dito sa third quarter, pero lumalaban pa rin naman sila. Nagaya nga nung sa first quarter, sa umpisa mainit nga ang Grizzlies pero nung patapos na nga ang third quarter, ang Warriors naman ang nag-umpisang uminit. Kaya nga ang 13-point lead na itong Memphis Grizzlies ay naibaba na nga lang ng Warriors sa 5-point lead. At dito naman sa ating last quarter sa laban na ito, itong Golden State Warriors ay kunti-unti nga lumalapit dito sa Memphis Grizzlies. Nag-umpisa na rin si Curry uminit dito sa first 3 minutes nga sa fourth quarter. At sa run ngang ginawa na ito ni Steph Curry, nababa nga ng Golden State Warriors ang kalamangan ng Grizzlies sa 1 point na lamang. Pero itong si Ja Morant ay sumasagot nga sa mga binibira na ito ni Steph Curry. At talaga nga binubuhat niya ang kanyang team dito sa fourth quarter. Kaya nga ang 1 point lead ng Memphis Grizzlies ay umakyat na muli sa 8 point lead. At with 3 minutes left na nga lang sa fourth quarter, 7 point lead na lang ang kalamangan ng Grizzlies. Pero ang Warriors gumawa nga ng 7-0 run. Itong si Draymond Green, dalawang layup na galing nga sa pasa na ito ni Steph Curry. At ito naman si Jordan Poole ay nakashoot nga ng 3 free throws. At sa huli nga dito sa ating 4th quarter ay tied ang laban 99-99. Itong si Draymond Green ay nabigyan ng pagkakataon na ma-shoot ang game winner sana. Pero namintis na ngayon at diretso tayo sa overtime. Itong Grizzlies at Warriors nga sa overtime ay palitan nga sila ng clutch baskets. Palitan sila ng 3-pointer. Alam nyo ba, 5-3 nga ang kanilang shoot itong dalawang team na ito. At napakaganda nga ng laban. Parang ang playoff na ang labanan dito sa play-in tournament. Pero ito si Ja Morant, sa overtime ay complete takeover na nga. Binuhat niya talaga itong Memphis Grizzlies na kanyang team. Parang ang si Westbrook lang matapos niyang makashoot ang dalawang clutch floater para nga mapanalo na ng Memphis Grizzlies ang laban na ito against nga dito sa Golden State Warriors. Kaya nga sila ay a-advance na nga sa totoong playoffs at kakalabanan nila ang Utah Jazz na number 1 seed. Nagtapos nga ang laban natin 117-112. Itong si Ja Morant may 35 points, 6 rebounds at 6 assists. At ito naman si Steph Curry ay may 39 points and 4 rebounds at 5 assists. So talagang point guard duel ang nangyari sa laban na ito at si Ja Morant nga ang nagwagi. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre subscribe ko na dahil everyday meron ka mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye.